Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitin ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kay sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga,
ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog. Kaya nga, kapag ipinanumpa ni numan ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni numan ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni numan ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman po, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel reading ngayon ang pakikipag-usap, pakikipagtalastasan ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseo. Nagsimula po ito nung Saturday last week kung saan nais i-correct ni Jesus ang mga maling gawain ng mga eskriba, mga pariseo, mga experts of the law at mga religious leaders noong panahon niya. Sa wikang Ingles, maganda po yung sinabi niya eh, "Woe to you!" Minsan inisip natin pag sabing "woe to you" eh, para sinusumpa tayo. Actually, hindi po. Pag tinignan po natin ang dictionary, woe actually means great sorrow, distress, or trouble. Ibig sabihin, merong awa si Jesus. Actually, yung ating translation sa ating ebanghelyo ngayon, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Pag sinabing sa aba, para sinasabing, kawawa naman kayo. Bakit kaya ito sinasabi ni Jesus? Ito mga salitang ito ni Jesus ay hindi lamang po para sa mga pariseyo, sa mga eskriba, sa mga spiritual leaders at sa mga experts ng law noong panahong iyon. Kung tutusin, at sa totoo lang, ito po ay para sa ating lahat. Ang mga salita ni Jesus ay may talab po hanggang ngayon, lalo-lalo na po sa mga tinitingala po ng kawan, kami po mga pari at mga pastol ng simbahan. Alam niyo po, minsan nagtatanong po sa akin ng mga tao, no, "Father, paano yung ginagawa ang homily ninyo?" Alam niyo po, para sa akin, ang best na homily ay yung mismong gumawa at tinatamaan. At ngayon ito po yung aking ginagawa at pinagninilayan, ako po mismo ay tinatamaan. Kaya ito po ang ating pagninilay ngayon, hindi lang basta pagninilay, kundi isa pong mensahe. Mensahe po, tatlong bagay na hinihingi po namin ng tawad. Kami po mga pari, kami mga pastol ng simbahan, mga bagay na hinihingi po namin ng tawad sa inyo. Isa-isahin po natin. Una po, kapag po hindi nagtutugma ang aming sinasabi sa ginagawa. Ito, narinig natin, palaging sinasabi ni Jesus, iba yung sinasabi sa ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo. At aaminin po namin na minsan po ganito rin kami. Yung sinasabi namin at ginagawa namin, minsan po walang connect. At humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataong hindi po namin na isasabuhay ang aming sinasabi when we fail to practice what we preach, when we fail to walk the talk. Pangalawa, kapag ang aming pong kilos at salita ay nagdudulot po ng sakit at hindi po paghihilom. Minsan po ang mga salita matalas. Minsan ang mga salita nakasasakit. At kahit minsan, hindi naman sinasadya, pero na maraming nasasaktan at naapektuhan. At kami po ay humihingi ng tawad at pagpapasensya kapag ang mga salita po namin, imbis na magdulot ng healing, ay nagdudulot ng hurting. Muli, sinasabi din ito ni Jesus sa mga pariseyo at sa mga eskriba, ang salita ay makapangyarihan. Dapat ang salita ay gumagabay sa ating gawa. Kaya humihingi muli kami ng patawad at pasensya. Pangatlo at panghuli, kapag inuuna po namin ang aming sarili bago ang kapakanan na mapinapadala sa amin. Opo, nangyayari ito. Opo, minsan, naiisip muna namin yung aming convenience bago po ang aming paglilingkod sa inyo.
Opo, madalas naiisip po namin na kami po muna ang dapat alagaan. Pero kami po ay pinadala po na mag-alaga sa inyo. Wala naman po kaming aalalahanin kung tutusin. Sapagkat hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pag-aalaga sa amin. Kaya po sa mga panahon na mas nauuna po namin ang sarili bago kayo, humihingi po kami ng awa, ng tawad, ng pagpapasensya. Opo, totoo ito. Minsan po, mas pareseyo pa ang aming kilos kaysa po mas makakristo. Kaya ang hiling ko po sa inyo, ipanalangin niyo po kami. Pray for us, your dear priests. Kami po mga pari, kami po mga pastol, upang mas matularan po namin si Kristo at hindi po kami maging ugaling pariseyo. For a few moments of silence, I ask you to pray for us. Alalahanin niyo po yung mga paring hinihingian niyo po palagi ng gabay at suporta. Kailangan din po namin ng gabay at suporta ninyo. Kaya tatahimik tayo sandali. Alalahanin sino yung mga pari na malapit sa puso natin, pati na siguro yung mga paring hindi natin gusto. Let's take time to pray for one another. Lord, ikaw po ay nagpadala sa amin upang maging pastol, upang mag-alaga sa kawan. Humingi kami ng tawad sa mga panahon na kami po ay nagkukulang sa pagtugon sa iyong panyaya. Sa mga panahong inuuna namin ang aming sarili at hindi nagtutugma ang aming salita at gawa. Bless you po kaming lahat, Lord, nang sa gayon po maging mabuti kaming pastol, katulad mo, sa iyong kawan. Hiniling na ito sana Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa iyong pag-isa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. In a special way, please include us, your dear priests. No? Lala po kami mga pari po sa Diocese of Paranaque. Today, we'll be starting our annual clergy retreat. So please pray for us po na nawa po sa aming pong retreat sa spiritual exercise sa aming papasukin. Kami po ay mas maging mapalapit sa puso ni Jesus, matalikuran ang mga maling gawain at higit sa lahat maibigay ang aming sarili sa inyo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless and we'll see you soon.